Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Buenaventura, isang obispo at pantas ng simbahan. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon ipapanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon niyo ako ilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukit ni Ephrong Heteo. Ang libingang ito'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon ding inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng mga ito, siya'y nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa rin sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako
napatawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo, napatawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya huwag na kayo mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig ito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinangbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa niyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inalis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Dapat ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paampon. Tayo'y magalak, yamang lahat tayo ay tunay na sa Kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalaki sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paampon. Magsitayo na po ang lahat. Palarang totoo, kaloob ng Espiritu. Ah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sa inyo pong mga nagpunta pa rin dito sa simbahan, kahit masama pa rin ang panahon, at sa mga kapatid natin nakikisa sa ating online masses. Alam nyo, kahapon ako ay nabigyan ng pagkakataong maging isa sa mga speakers sa isang assembly ng mga Catholic educators dito sa UST. At ang tema, ang topic na naibigay ho sa akin ay kung paano pa matuturuan ang mga estudyante na muling mahalin ang Eucharistia. How to make the students fall in love with the Eucharist again. Sabi ko sa kanila, alam niyo po itong topic ninyo, hindi lang ito pang bata, hindi lang pang estudyante, ito ay pati sa matanda rin. Lalo na po na nasanay na tayo sa online. Yan ang isa sa mga malaking usapin ngayon. Paano ba yung online na yan? Dapat na bang tanggalin yan? Kasi yung mga tao, tinatamad na, nasanay na sa bahay na lang. Well, huwag natin kalilimutan ho yung totoong purpose ng online masses para lamang sa mga may sakit. Sa mga wala ng kakayahan na lakas, na lumakad, lumabas ng bahay, at sa mga nag-aalaga sa may sakit. Huwag natin kalilimutan yan. Hala, sige kayo, pagdinaya ninyo ang Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, walang nalilihim na hindi nabubunyag. Walang itinatago na hindi nalalantad. Kaya pag malakas pa tayo, gamitin natin ang lakas natin. Pag may buhay pa tayo, gamitin natin. Ang ibig sabihin, huwag natin palalampasin, sasayangin ang anumang kalakasan, kakayahan, kabutihan na meron pa. At kaya pa. At isa po dyan ay ang kakayahan nating magpatawad. To forgive is possible.
power. Kapangyarihan ang magpatawad. Sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya sa ating unang pagbasa, ito yung isa sa mga madramang tagpo sa buhay ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Naalala po ninyo? Ibinenta ng magkakapatid ang kapatid nilang si Jose. Gusto pang patayin, nawalay sa kanila. Pero iningatan siya ng Diyos, iniligtas siya ng Diyos. Yung pala, merong mas magandang plano ang Diyos sa kanya. Kaya kapag tayo nakakaranas ng isang matindi, pangit na problema, pagsubok, maraming nang iwan sa iyo, maraming nawala sa iyo, huwag niyong maliitin ang kakayahan ng Diyos. Na pagkatapos ng isang napakapangit na karanasan, kayang gumawa ng Diyos ng isang bagong buhay para sa iyo. Kagaya ng ginawa niya kay Jose. Kaya sa ating unang pagbasa ngayon, ginamit ni Jose ang bagong buhay na binigay ng Diyos sa kanya. Nagawa niyang patawarin, harapan ang kanyang mga kapatid. Sabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Alam niyo, ang mali, pag pinatula mo ng mali, mas mali ka. Huwag mong hayaang sirain nila ang kabutihang meron ka. Pag pinatulan mo ang masama ng masama, mas masama ka. Huwag kang bumaba, maging katulad nila. Hayaan mong iangat ka ng Diyos sa harapan ng mga taong mali at masama sa pamamagitan ng pananatili mo sa pagiging mabuti at tama. At yan po ay hindi lang para sa atin. Ano mang gawin nating mabuti at maganda, ito ay para sa lahat at marami. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? Lahat ng narinig mong maganda, lahat ng natutunan mo, sabihin mo, ipakita mo, huwag kang matakot, ibahagi sa iba. Huwag mong katakutang malaman ng iba na nagpatawad ka. Ay, tatanga-tanga ka talaga, pinatawad mo na naman. Mahina ka talaga, pinatawad mo naman. Lulukohin ka na naman yan. No. To forgive is power. Kapangyarihan ang kapatawaran. Sapagkat kapag nagpapatawad ka, nananalo ka, hindi lamang ayon sa paningin ng mundo, higit sa lahat, sa hukuman ng Poong Nazareno. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin ngayon, ang panahon, paiba-iba. Ganon din ang buhay ng tao. Kaya kapag gumanda ang panahon, habang malakas ka pa, kaya mo pa, at meron ka pa, samantalahin mo kung anumang mabuti at tama ang dapat mo nang gawin. Magmahal, tumulong, magpatawad. Araw-araw, kapangyarihan ang gumawa ng kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa pananalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama, ang ating itutugon, Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo.
Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan nalalaman ng panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Iyong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating pinahihirapan ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa, ang mga kapatid nating nakabilanggo, ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ipinauubayan namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo po kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Buenaventura, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan,
Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Buenaventura, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Hayaan mong palayain ka ni Kristo sa lahat ng galit at inggit sa iyong kalooban. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagpapatawad at tumatanggap sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, aking
pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawaring nagpapasalamat hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yung pong mga nagbibigay sa simisa at sa mga nasa ibang bansa, ang mga nagpapadala ng tulong, yung pinansyal na tulong, maaari pa rin pong ipadala sa ating parish office, finance office. Yung mga in-kind na tulong, bigas, delata, noodles, kape, sabon, panligo, panlaba at malinis na tubig ay sa ating social service sa Benedict Building. Lahat po ng inyong binibigay ay ating naipaparating, hindi lamang kapag may kalamidad, sa iba't ibang simbahan, institusyon at komunidad ng ating bansa. Kasama namin kayo sa pagtulong na iyon. Salamat sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
Israel.